Yo, what's up mga pre? Welcome back to my channel. For today's video, another review na naman nga tayo, pero hindi muna G-Shock yung i-review natin. Ang i-review natin is yung Classic Casio AE1200WHD or yung tinatawag na Casio Royale. Bakit nga ba napaka-trendy nito at saka bakit in demand siya sa ngayon? Without further ado, let's go to our review. Yun na nga guys, mag-start na tayo. Ito na nga yung relo na i-review natin. Nga pala guys, bago natin umpisahan to i-review, bigyan ko lang kayo ng konting paliwanag tungkol sa relo nito. Itong relo na to, inspired talaga siya dun sa movie ni Roger Moore sa Octopus si James Bond 1983. Pero mga pre, hindi talaga ito yung actual na relo na ginamit dun sa James Bond Octopussy, kasi ang brand na yun talaga is yung Seiko G757. O, papakita ko na lang dyan. Guys, alternative lang talaga siya nung Seiko G757. Kaya ginawa to ng Casio. Kasi almost the same talaga siya nung appearance at saka nung function na ginawa nila. Medyo dinagdagan lang ng ibang function ni Casio para mas maging elegant pa siya at saka mas maging makabago. That time kasi guys, sobrang limited lang kasi yung Seiko G757. Si Roger Moore yung unang nagsuot nun sa pelikula na Octopus in 1983 ng James Bond. Tapos, i-remake sana yon. Kaso nga lang yung bidding para gumawa ng ganong relo ulit masyadong mataas, kaya hindi na talaga siya nasundan. At saka hindi na talaga gumawa ng bagong ganong klaseng relo yung Seiko since yung Seiko nag-upgrade sila at tumutok sila sa pagiging diver's watch. And nung November 14, 2006 nga, dapat itong relo na to ng Casio, inspired siya din sa Octopussy, gagamitin sana to sa isa pang pelikula ng James Bond na yung pangalan is Casino Royale. Guys, kaya nga tinawag tong Casio Royale. Dun sana siya gagamitin sa palabas na yon, yung Casino Royale ng James Bond noong November 14, 2006. Yun nga lang, same thing din yung nung nangyari dun sa Seiko, yung bidding nga din hindi na meet. Kaya hindi natuloy. Pero alternative pa rin siya guys. Dun sa mga naghahanap ng Seiko G757, ito yung pinaka malapit na relo para ikumpara siya. And guys, mag-start na nga tayo dun sa function ng relo. Dito makikita nyo meron siyang adjust button, mode button, light, at saka search. Parang G-Shock din no guys. Click nyo tong mode button. Pag makikita mo dyan meron siyang world time. Meron siyang alarm, meron ding timer, merong stopwatch, and ayun nga yung sa world time niya, yung interface ng relo. Tapos dito guys, kung mapapansin ninyo, itong maliit na to, yan, hindi yan compass guys ha. Ayun yung analog, ayun yung pinaka-analog niya. Kung makikita nyo yung maliit na umaandar sa gilid, ayun yung seconds. Yung mahabang line na yan, na nakapaganon, ayun yung minutes. Tapos yung medyo maiksi, ayun naman yung hour. Dito naman, kung makikita nyo, sa world time, meron siyang world map. Ayun yung kakaiba niya. Mas pinaganda siya ng Casio. Yan, meron siyang world map. So, kapag kiniklik mo yung world time, kunwari yan, world time nasa Taipei, click mo tong search, cell, Tokyo, yan. Lumilipat din yung country dito sa gilid. So, punta nga ulit tayo sa interface ng relo. Yan. Tapos, ito yung light niya. Yan, pag pinatay mo yung ilaw siya, LED light yan. Tapos, yung battery life na ito guys is 10-year battery life. Meron siyang stopwatch, meron siyang 100 meters sa tubig, may world time, at saka LED light.
ayun yung function ng relo. Then stainless steel yan. Check nga natin, try natin suotin guys. Dito, mineral glass to. Baliktad pa yung pagkakasuot natin guys, no? Suot ulit natin. Ito nga, pag sinuot na siya, para siyang semi-casual, pwede rin siyang may pagka-sports, pwede nyo nga rin itong gamitin sa mga ano eh, casual occasion eh. Yan, maganda talaga siya guys. Tapos, stainless steel tong band niya. Tapos, ito, hard resin yan. Yung case niyan. Mineral glass to. Yung bigat nito is 50 grams. Tapos, yung size dimension nga pala nito is 45 by 42. And, yung tanong nga guys, bakit siya naging sobrang trending? Kasi, maraming sa atin, lalo na sa mga medyo may edad na, is naging fan ni James Bond. So, hindi sila nakakahanap ng alternative dun sa dating relo ng Seiko na G757. So, ito yung naging alternative nun. Muntik na nga rin tumasot dun sa Casino Royale ng James Bond pero hindi nga lang natuloy. Pero ito yung pinaka-alternative kaya siya naging trendy. At saka maganda din talaga siya tignan mga pre. And at saka yung price nga pala neto guys. Sobrang cheap lang nito. Ang price nito is 15 kg. And yung price nga nito guys sa US is $38. Sa Philippines naman is around 2,000 or 2,100. Depende dun sa shop na pupuntahan ninyo. So guys, ano pang iniintay nyo, no? Napakaganda nito. At saka lagi itong out sa market. Every time nagre-release sila, mabilis talaga maubos. Guys, sa susunod ko na sa inyo tuturo kung paano gamitin yung function nito. Sa ngayon is review lang tayo ng specification ng relo. Mga pre, ulitin ko lang sa inyo yung model number ng relo. AE1200WHT1AVDF. Ito yung alternative ng Seiko G757 ng Octopussy James Bond 1989. Latest update ko sa inyo guys. Sa mga bago pa lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para like kayong updated every time meron akong mga bagong videos na i-upload. And shoutout nga pala dun sa friend ko, si Brian's Travel. Mag-subscribe kayo dyan. At si Dennis Lawag. And yun na nga guys. Thank you for watching. See you next time.